Good morning sa inyong lahat. Welcome back ulit sa ating munting channel, and don't forget to subscribe, like, and share po mga kasari. Ayan. So kumusta po kayong lahat diyan mga kasari? Sana ay andyan kayo sa magandang kalagayan. So ako naman po mga kasari, okay pa rin kahit sinisipon at ubo. Ayan. So ayan po mga kasari, maraming salamat po sa inyong suporta, and maraming salamat po sa mga bagong subscribers ko dyan. At ayan po mga kasari, for today's video mga kasari, mayroon pa akong i-share sa inyo mga kasari na ito ay aking in-apply dito sa aking tindahan po mga kasari. Ito ay 7 tips na aking kinagamit dito sa aking tindahan. So ito po ang dahilan kung bakit po ako nakabangon ulit ang aking tindahan po mga kasari. So kung gusto niyo pong malaman mga kasari, just keep on watching. Bye-bye! Good morning na po sa inyong lahat dyan. Ayan, nagpabalik na po ang inyong Super Team Tara. Ayan. So, ayan po mga kasari, for today's vlog mga kasari, ay mayroon po akong i-share sa inyo na 7 tips na aking in-apply dito sa aking munting sari-sari store. Ayan. So, ayan na mga kasari, start na tayo. Ayan. So, unang tips po mga kasari ay dapat po naka-good smile. And dapat po ay smile and good service. Ayan. So, bakit po mga kasari na dapat po naka-smile po tayo and naka-good service sa ating mga customer. Ayan po ang isa sa pinaka-importante po mga kasari na kung tayo ay mag-entertain ng customer. Dapat po mga kasari ay naka-smile po tayo and maganda ang ating servisyo sa kanila. Tulad ng mayroong bumibili, dapat po ay lakas-lakasan po natin ang ating galaw para si customer ay hindi matagalan na maghintay po sa ating pagbigay sa kanila ng binibiling items. Ayan. So, isa na din po yan mga kasari, at dapat po tayo ay naka-smile. Hindi po tayo laging nakakasimangot kahit tayo ay galit na sa ating mga anak. Ayan. So, hindi po natin itamay yung ating mga customer. So, dapat po mga kasari, kahit gaano pa natin kakainis sa ating mga anak, dapat smile pa rin tayo sa ating mga customer. Ayan. So, sabi nga nila mga kasari, na smile with good service. Ayan. Yun po ang isa sa ating ipapakita po sa ating mga customer. Dapat naka-smile and good service din tayo mga kasari para si customer ay hindi po pumunta sa ibang tindahan at gaganahan siya pabalik-balik dito sa aking or sa ating tindahan. So yun po ang aking tips number 1. Ayan. Tips number 2 po mga kasari, ayan. Bawas utang. Ano po bang anong mga kasari ibig sabihin ng bawas utang? Lahat ba mga kasari ay ibawal natin sa utang or bawas-bawasan lang ba natin ang ating utang? Ayan. Depende po sa inyo mga kasari. Depende po sa ating patakbo ng ating tindahan. Depende po sa ating desisyon kung ibawal ba natin ang utang or ilis or bawas-bawasan natin ang pagpautang. So, dito po sa akin mga kasari ay nagbawas pautang po mga kasari. Ayan. So, ayun po mga kasari. Dito po sa akin mga kasari, nagbawas po ako sa pagpapautang, lalong-lalo na po sa mga customer na hindi marunong magbayad. Ayan. So, maniwala kayo kasi hindi mga kasari. Ang customer ko lang ditong pinapautang ay 3 tao lang po mga kasari. Ayan. So, hindi na po ako bumibigay ng mga customer ko dati na mayroon pang utang dito sa aking tindahan. So, sila po ay aking binawas na, hindi ko na binibigyan ulit. Ayan. So, hindi naman po sila nag-gumanti po mga kasari, ay bibili pa rin naman po sila sa akin, pero hindi na po sila nangungutang dahil ilang beses na po sila lumapit dito mga kasari na mangutang. So, hindi ko na po sila binibigyan dahil mayroon pa po silang utang na nakalista dito mga kasari. At isang taon na po mga kasari, hindi na po nila
binayaran, kaya hindi ko na po sila pinaulit ng utang. Ayan. So, ayan po mga kasari, isa na din po na yung kulang-kulang. So, dapat po mga kasari na hindi tayo magbigay ng kulang-kulang. Hindi natin papayagan ang ating customer na may kulang. So, dapat po kung may kulang, dapat singilin po natin kinabukasan or sila po ay pabalik sa ating tindahan. Dapat kunin natin yung kulang para... kasi yun po ang ating ginansya eh. Yun po ang ating ginansya mga kasari na yung mga kulang-kulang ng ating customer. Ayan. So, kung magkapautang po naman tayo mga kasari, dapat limitasyon. Mayroon po tayong limitasyon po mga kasari para hindi po ang customer natin mga kasari, baka nang dili sila magsalig nga kung mangutang manggaling, hala, sige, pautang. So, dapat may limitasyon po tayo mga kasari para si customer hindi magdasa. Ayan. Hindi siya laging pabalik-balik dito na mangutang. So, dapat po isang business, isang ang sa akin man dito mga kasari ay kung ngayon ka lang umutang mga kasari, yun po ang akin nakalista ay hindi ko na po pinadagdagan. So, kung sa items po mga kasari ay limit lang po ang aking ibibigay na mga items. So, mayroon din pong customer mga kasari na mayroon din pong umutang dito mga kasari na pag-autang ng 3 pirasong sabon, 3 pirasong powder, 3 pirasong registry, and so, hindi ko po binibigyan ng ganyan po mga kasari. Binibigyan ko lang po ng 1 piraso kasi hindi naman tayo wholesaler eh. Hindi naman tayo nagpapautang ng marami. So, yun po ang aking technique mga kasari. Binibigyan ko lang po ng 1 piraso. Ayan. Kasi hindi naman po pwede na bibigyan natin sila ng marami. Paano naman natin i-rolling yung ating binta. Ayan. So, dapat po ay limitasyon po tayo sa ating pagbibigay. At bawas-bawasan natin ang pagpapautang ng ating mga customer. Ayan. So, tips number 3 po mga kasari, target season. Isa din po ito sa napaka-importante po mga kasari, yung target season. So, yung target season mga kasari, tulad ng walang klase, mayroong klase. December, Christmas, ayan, nutrition month. So, ito po ang mabinta po mga kasari, tulad ng may klase, mga school supplies, ayan. So, dapat po kumpleto tayo sa ating school supply. So, ayan. So, ngayon po mga kasari, malapit na po klase. So, siguro mga ilang araw ay mamimili po ako ng mga school supplies. Ayan. So, isa din po yan sa... So, ayan na po mga kasari. Balik na po tayo mga kasari. So, dito po tayo sa tips number 3. Ayan. Target season. Ayan. So, ito po mga kasari, tulad ng... Say buday! So, ayan po mga kasari, balik tayo mga kasari. Kasi mayroon pong nagbibilihan, ayan. Kasi umaga po dito mga kasari, 7 PM pa lang po dito mga kasari. 7 AM. Alas 7 ng umaga po dito mga kasari. So, nag-share lang po ako sa inyo mga kasari ng aking 7 tips, ayan. So, dito na tayo mga kasari sa na tips number 3, ayan. Sige na lang, pabalik-balik tayo dito mga kasari, no? Kasi mayroon pong bumibili, ayan. So, dito mga kasari, tulad ng may klase. So, ayan po mga kasari, tulad ng walang klase. Ang pinakamabinta po dyan mga kasari, laruan. Tulad ng mga text, Chinese, and playing cards, ayan. Isa din po yan na pinakamabinta sa mga bata, ayan. Alam niyo po mga kasari, yung tips po mga kasari, napakalaki ko pong ginansya noon kasi napakalakas po ang bitahan ng tips or playing cards. So, ayan po mga kasari, nawala po tayo mga kasari, mayroon pong bumibili, ayan. So, ayan mga kasari, balik tayo mga kasari no, sa ating topic ngayon, ayan. So, tulad ng ano mga kasari, tulad ng nutrition month, Christmas, walang klase. So, mayroon pong mga items na mabinta po mga kasari. Ayan, tulad ng mga kapag walang klase mga kasari, mabinta po dyan ang mga laruan. Tulad ng mga Chinese, mga playing cards, mga lastiko. Ayan, yun po ang pinakamabinta po mga kasari at iba pa. Basta mga laruan po ng mga bata. Ayan. So, sa ano po mga kasari?
meron naman pong bumibili. Say mo kon! So, ayan po mga kasari. Kapag nutrition man po mga kasari, mabinda po dyan ang mga gulay. Ayan. So, kahit anong mga gulay po mga kasari, mabintang-mabinta po yan kapag nutrition. So, kung sa bahay nyo lang po mag-display mga kasari, sa bahay nyo po mag-display ay mabinta rin po ang gulay. Kasi, binibili po yan ng mga customer or mga member ng inyong purok. Kasi doon po dadalhin sa paipurok po ang mga gulay mga kasari. Kaya yan po ay mabinta ang gulay kapag nutrition. Ayan, at makapatong ka rin po ng medyo taas-taas na presyo. Ayan, kasi ang gulay po ay ang gulay po kapag nutrition po mga kasari ay kailangan po nilang bumibili para mayroon pong dadalhin doon sa baypurok po mga kasari. Tulad po ng mga yung ibang tao, hindi po lahat na may tanim. Ayan. So, ayan po mga kasari, mayroon na naman pong bumibili. So, ayan, dito na po tayo sa Christmas season. Ayan. So, kapag Christmas season po mga kasari, ay ang mapinta po dyan ay yung mga gifts, yung mga paper gifts. Ayan. Laruan ng mga bata. And yung ibang mga items na lalong-lalo na po mga kasari, yung items na minsan lang makikita ng ating mga customer. Yan po ang binibili nila para pangalastiko, mga playing cards. Ayan. So, yan po mga kasari, tips number 4. Ayan. So, tips number 4 po mga kasari ay promo. So, dapat po mga kasari ay lagi tayong bumili ng mga may pa-promo. Kasi, yun po ay doble po ang ginansya po natin dyan mga kasari kapag mayroon pong promo. Tulad ng 1 plus 12, tulad ng mga kasari, yung may biskuit. Isang bag na biskuit at isang pirasong Nescafe. Ayan. So, ginansya na po natin dyan ang Nescafe po mga kasari. Ayan. So, yun po ang maganda po kapag mayroon pong promo. Dahil doble po ang ating ginansya. Ayan. Ginansya ka pa sa biskuit at pwede ka pang papatong sa Nescafe niya. Pakapin or may papromo. Ayan. So, dito po mga kasari sa tips number 5. Ayan. Kulang ang stock. So, kulang sa stock. Ayan. So, dapat po mga kasari ay lagi tayong may stock. Hindi po tayo papawala ng stock. Kung mayroon man tayong maubos na stock mga kasari, dapat bilhin po natin agad para hindi po lilipat po si customer kapag bumibili sa atin na lagi tayong walang stock. Pabili po ng wala po kami yan. Pabili po ng wala po kami yan ng stock. Ayan, ganyan. So, dapat po mga kasari ay mayroon po tayong stock palagi. Ayan. So, hindi po pwede na mawalan ka ng stock ay ilang araw ay wala ka pa rin stock. So, dapat po mga kasari na kinabukasan ay mayroon ka ng stock. Ayan po ang aking ginagawa dito mga kasari. Ayan, tulad sa akin po mga kasari, konti na lang ang aking sugar white. So, dapat po mga kasari ay bibili na ako. So, mga sunod na araw po mga kasari ay meron naman pong delivery dito. So, kailangan ko na pong umorder sa delivery. Ayan. So, ayan po mga kasari. Tips number 6. Ayan. Tips number 6 na po tayo mga kasari. Magbukas ng maaga. Ayan. So, yun po ang importante po mga kasari dahil yung magbukas ng maaga mga kasari ay maaga din po ang blessing na dumating po sa inyong tindahan. So, dapat po magbukas tayo ng maaga. Kasi yung mga customer natin mga kasari ay binibili po nila yung mga Nescafe, mga gatas, mga sabon, kahit ano po ang mga kailangan nila sa umaga po mga kasari. Kasi umaga po mga kasari, dyan po nakaisip po ang ating mga kapitbahay na maglaba tayo, magkape tayo, yun po ang time na bibili sila ng mga kape, mga sabon, at iba pang mga items po mga kasari na mabinta kapag umaga. Ayan. So, lalong-lalo na po mga kasari kapag mayroong klase. So, dapat po mga kasari, huwag kayong magsara ng
maaga, so dapat po kung kailan po ang curfew, ayun po ang time na magsarado kayo. Tulad dito sa akin mga kasari, ang curfew po namin dito is 9 p.m. So nagsarado po ako ng 9 p.m. Minsan nga in, lagpas po ako ng 9:50, 9:20, ayan. So hindi naman po pwede na abutan tayo ng 10 p.m. kasi bawal na po yun. So hanggang 9 lang po ako magsira or 9:20, ayan. 9:15, kasi kadalasan ko po magsira mga kasari, ayan. So, tips number 7. Tips number 7 po mga kasari, ayan. Tips number 7. So, dapat po mga kasari ay mayroon po tayong tingi-tingi. So, ayan. Ano bang tingi-tingi mga kasari? Ano bang ibig sabihin ng mga tingi-tingi? Ayan. So, dapat po lagi tayong may tingi-tingi. Oo nga, ano nga ang mga tingi-tingi? So, ayan po mga kasari, ay, ang tingi-tingi po mga kasari, ay, dapat po tayo mayroon tayong tingi-tingi ng mga items. Ayan. Kasi, isa din po itong kaganahan ang customer kung tayo ay lumakas or malakas ang ating galawan. Hindi mahina po ang ating galaw. So, mabilis tayo makapagbigay sa ating customer. Isa na din po yan, mga kasari, na dapat mayroon tayong tingi-tingi. Kasi ang tingi-tingi po mga kasari, malaking tulong po yan mga kasari na tayo ay mabilis makapagbigay sa ating customer. Ayan. At isa din po mga kasari, ang mabawasan po natin ang time natin para sa customer. So, ano po ang ating customer mga kasari, mabilis na po mabigyan. Dahil po sa ating tinitingi-tingi na mga items. Ayan. So, hindi ka na kailangan, hindi mo na kailangan mag-gunting pa. So, pulot ka natin sa mga kasari at ibigay sa ating customer. Yan po ang paraan po mga kasari na mabilis po tayo makapagbigay sa ating customer. So, dito po sa akin mga kasari, halos po lahat ay mayroon po akong tingi-tingi dyan. So, kasi na lang po ang aking tingi-tingi po mga kasari. So, kailangan ko na pong magkupit-kupit ng aking mga items na kadalasan po ay mabilisan pong mabinta. Ayan. So, ayan po mga kasari. Tips. Ayan po ang aking, ano mga kasari, 7 tips. Kung paano po natin palakihin ang ating binta po mga kasari. Ayan. Number 7 mga kasari. So, dapat po ay mayroon po tayong mga tingi-tingi. Ayan, tulad po ng mga mabinta kapag umaga mga kasari, dapat mayroon tayong tingi-tingi ng asukal, Nescafe, harina, or mga munggos, mga bula, daing, ayan. Yan po ang tinatawag natin na mga tingi-tingi. Yung mga shampoong putol-putol, mga sabon na putol-putol, mga powder na putol-putol. Yan po ang tingi-tingi po natin mga kasari. Ayan. So, isa na din po mabinta mga kasari kapag umaga. Importante po mga kasari, mayroon ka pong asukal na tingi-tingi. Kung mayroon kang asukal na 3 pesos, depende po sa makaya ng inyong customer mga kasari. So, dito po sa akin mga kasari ay kadalasan po ang aming tingi-tingi dito ay 5 pesos po na asukal. 3 pesos po ang kape. Kung mayroon ka pong 8 pesos, may kape ka na sa umaga. Ayan. So, dito po mga kasari, yung ibang binta ng Nescafe ay tag 5 na po. Tag 4 yung iba. Yung iba ay tag 5. So, dito po sa akin mga kasari, 5 pieces po ang ripak kong asukal and 3 pieces po ang kape. Kung mayroon ka pong 8 pieces mga kasari, may kape ka na sa umaga. Ayan. So, yun po ang ating technique po mga kasari kung paano natin palakihin ang ating binta sa umaga. Ayan. So, dito po sa akin mga kasari, umaga hanggang gabi. So, okay naman po ang bintahan po mga kasari. Ang pinakababa po kong binta dito mga kasari ay hanggang sa ano po mga kasari. Pinakababa kong binta mga kasari, 1,000 plus. Ayan, 1,500 pinakababa. Pinakamababa. At yung pinakamalaki ko pong binta dito mga kasari ay minsan po ay umabot ng 5,000 a day. Minsan po, umabot ng 4,000, 3,000, ayan. So, okay na po sa atin mga kasari. Ang importante ay walang utang, ayan. So, mayroon po umutang mga kasari. Kadalasan po, isang tao lang po ang umutang dito mga kasari. So, yun po ang napakaganda po mga kasari kapag walang utang ang ating tindahan. Kasi, makakarolin po tayo sa ating binta mga kasari, ayan. At, yung inutang ng ating customer ay maliit lang po mga kasari.
So, yan na po mga kasari, ang aking pitong tips. Ang aking pitong tips po mga kasari, unang tips po mga kasari ay smile and good service po ng ating customer. Tips number 2 is target season. Tips number 3 is bawas utang. Ayan. Tips number 4, may promo. Ayan, laging may promo ang ating bibilhin po mga kasari. Tips number 5 po mga kasari, huwag mapawala ng stock. Ayan. Tips number 6 ay magbukas tayo ng maaga at magsarap po tayo kung kailan po ang oras na dapat po natin isara kapag gabi. Ayan. So, tips number 7, dapat mayroon kayong tingin palagi kasi yun po ang importante kapag umaga. Ayan, dahil mabinta po dyan ang mga tingi-tingi. So, yun lang po ang aking tips po mga kasari. Sana inaintindihan niyo po ang aking pagkaka-explain po sa inyo mga kasari. Yun po ang aking in-apply dito sa aking tindahan kung bakit po ako nakabangon sa aking pagtitinda po mga kasari. Ayan. Kasi dati po ay lugi po ang ating tindahan dahil sa utang. So, guwanti po ako mga kasari. Ngayon ay hindi na po ako nagpapautang sa aking tindahan. So, hindi naman po lahat bawal utang po mga kasari. Mayroon po naman po akong pinapautang. Pero, binilang ko lang po mga kasari kung sino pong taong aking binibigyan at limit po sa items na aking ibibigay ng aking customer. So, yun po ang aking tips na in-apply po dito sa aking tindahan po mga kasari. So, yun lang po mga kasari. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video and sana po mga kasari ay panoorin niyo po ang aking video mga kasari. So, maraming salamat po mga kasari. God bless us all. Bye-bye!